the horizon, one in the light of faith and mission. Hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. We are called for the mission, forged in the heart of Mary, inspired by the life of communion, transformed in the spirit of Claret, journeying beyond the horizon, one in the light of faith and mission, hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. Sent to proclaim the word, forth we go in the service of the people, in prophetic solidarity, in justice and peace, witnesses of mercy and compassion, journeying beyond the horizon, one in the light of faith and mission, hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. Through the years of commitment to mission, sharing the gospel joy mid tribulations, that God may be known, loved, served, and adored by all. Journeying beyond the horizon, lights of faith and mission, hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. One in the lights of faith and mission, hearts ablaze, forever grateful, we are missionaries, we adore, we proclaim, we go forth. Thank you.
morning beyond the horizon, one in the light of faith and mission. Magandang gabi mga kalakbay sa pananampalataya at mga kalakbay sa Misyong Klarisyano. Ito po, tayo po ngayon ay nasa programa nating LOL with Father Victor Epsadaya, CMF, at kasama natin si Father Alex Gobin, CMF. Good evening. Tayo po welcome back. Yeah. Tayo po kasi ay nasa second Tuesday of the month. Alam naman po ninyo, lumalabas po lang tayo pag second at saka fourth Tuesday of the month. Kaya second Tuesday of the month. Unang paglabas natin sa taong 2021. Ah, di ba? Tama. Yan. Kaya nga, bago tayo magsimula talaga ng formal, inanyayahan ko po kayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa taong nakaraan, 2020, na kahit papano sa gitna ng pangamba na dinulot ng atakot at dinulot ng pandemic, kami po ay patuloy na nakakatamasa o nakakaranas ng magandang kalusugan, maayos na kalusugan. Ganun pa man, kami po ay nagpananalangin din sa mga ilan sa mga namatay dulot ng COVID at sa kanilang mga mahal sa buhay na naiwan, na maging sila ay matatag sa kanilang pananampalataya. At sa aming pagharap ngayon sa bagong taon, 2021, patatagin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa, at higit sa lahat ang aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Papagtibayan mo, Panginoon, ang aming paghahangad sa misyon na inyong pinagkaloob sa amin. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, kasama ang aming inang si Maria. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magandang gabi, ha, Bay, ha? Magandang gabi sa ating lahat, ha? Oo, kasi, alam niyo po, kami ay tatlo kami rito, eh, no? Kami, si kasama namin dito, si Father Ralden, si Pipo. Pero, ngayon ay hindi natin siya makakasama dahil alam naman natin, ano, siyempre may mga bagay na dapat tapusin. Pero alam niyo po, mga kalakbay, meron po tayong sinusubaybayan dito, no, na sinasabi po nating mga aral, no, mga lessons of life. Kasi ang programa po natin ay may kinalaman sa lessons of life o mga aral sa buhay, no. Kung maalala niyo po, nung nakaraang episode natin, yung pangalawang episode natin, tinalakay po natin, no, nagbahagi po kami sa inyo ng yung isang topic o isang aral sa buhay na napaka-importante, tinatawag natin dito ng letting go to move forward, no? Kung kayo po naman ay bago tayo nagsimula ng programa natin ay medyo nagkaroon tayo ng konting review diyan. Ayan. Ngayon baka nagtatanong kayo ngayon na ano naman ba 'yung pag-uusapan natin? Ito 'yung sinasabi natin, ano, yung parang konting pagbabaliktad na lang, no, yung sa ating topic ng letting yung sinasabi nating let go to move forward. Mga ilang mga bagay na binigay namin ng diin doon, yung sinasabi nating everything is fleeting and transitory, no? Yan. Number two, yung lighter is better. Yan. Tapos sabi natin, you can break the cycle by creating a new one intentionally. Tapos yung pang-apat naman, you define what is important and what matters most. Tapos yung number five, aring ba, yung reframing. Oh, yung reframing natin, ano? Kahit yung mga losses natin, maaari yung maging lessons natin can be reframed. Oh, at saka pag sinabi mong losses can be framed, kasama dito yung losses can be considered as gain din, ha? Yeah. Hindi lahat ng loss, loss, ha? May gain din tayo yan. Tapos nabanggit din natin yung pangangailangan na magkaroon tayo ng isang spiritual director, no, or counselor na pwedeng makapag-guide sa atin, para magkaroon tayo ng isang bagong perspective o panalo sa buhay. At saka yung huli, eto pinaka-importante, ba? Kasi nakikiling na yan sa spirituality. Oo, yung sinasabi natin, let go and let God, no? Pagka sa buhay natin, if we do not have God, no,
in our life's journey, walang mangyayari yan sa atin. Kaya ngayon, naku, baka nagtatanong kayo, anong lessons naman ngayon ang ating i-share? Ha? Ano bang mga lessons kayo na i-share natin? Ha? Alam nyo, katatapos lang 2020, alam nyo mayan, yung 2020 po, ito po yung taon nagkaroon tayo ng pandemic. No? Pumasok po yung COVID-19, no? Kaya nga COVID-19, ibig sabihin yan eh, coronavirus 2019. Yan. Pero pumutok talaga yun sa 2020. Pumasok talaga yan. Tapos lalong lalo na, naging medyo buong mundo eh, nadeklarang pandemic yan ng mga bandang huli ng ano yata yan, ng March yata yan. O, ganun, ano? So ngayon, dahil po katatapos na lang 2020, siyempre, magandang balikan natin. Pero pag-uusapan po natin dito, mga kalakbay, sa pananampalataya at Misyon Claresiano, lessons from pandemic. Yan. Ano natutunan natin? Ano po ba yung mga aral na nakuha natin sa panahon ng pandemic? Yan, di ba? Kaya ngayon, inaanyayahan ko po namin kayo, inaanyayahan namin kayo, no? Ano ba yung mga lessons ninyo from 2020 o lessons from pandemic? Kasi yung buong taon ng 2020 ay talagang pandemic yan. At hanggang ngayon, pandemic pa rin tayo. Diba? At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo matatapos dito. So, ito yung mga bagay, no, na pag-uusapan natin. Ano ba ito mga lessons from pandemic? Mga aral sa pandemya. Yan, diba? Okay, sisimulan na po natin dyan. Paring Vic, batiin muna natin yung mga nakapasok na sa ating chat box. Ano? Sige, batiin muna natin. Sila Lorena Ilagan Tumbaga, Judy Vergara, si Bonnie Tago. Bonnie, ha? Bonnie, pasensya na, hindi kita na nasagot, ha? Bukas, yung pinapagawa mo sa akin, ay gagawin ko na. Okay, Christian Joy Cruz, maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa amin. At sana, magsishare din sila kung ano. Oo, actually, niyayaya po namin kayo, no, mga kalakbay, sa pananampalataya. Magshare din kayo, ano ba yung mga lessons ninyo sa pandemic? Ah, lessons from pandemic. So, uunahin na natin. Ano bang unang aral? Unang aral sa pandemic. Yan. Siguro isa sa mga bagay na na-realize, no, dito, lalong-lalo dahil may mga tao na nagkaroon ng takot eh. Kung anong, lalong-lalo pag natakot sa harap ng kamatayan, natakot eh, no? 'Di ba? Marami mga nakakatakot naman talaga. Nakakatakot eh. Marami na mataas ang level ng anxiety, mataas ang level ng depression, 'di ba? Pero isa sa mga na-realize no, ng marami, ito po yung mga taong mga nakausap natin, ano, kasi nandito po rin tayo sa counseling, ano, nakikinig tayo ng mga kwento. Isa po sa mga na-realize dito, yung sinasabi, the value of relationship. Yan, no? Number one yan. No? No? Yung halaga ng relationship, lalo-lalo na sa pamilya. Sa pamilya, no, sa komunidad, no, sa circle of friends, no, kaya naman sa ilang mga taong mga kinukonsider natin mga importante, di ba? Kahalagahan ng ugnayan, relationship, di ba? Alam mo, mas ano ngayon, no? Kasi nung nag-lockdown, mas maraming oras. Nasa loob ang pamilya. Mas maraming oras, no? Halimbawa kayo, marahil. Dandun kayo, no? Simula nung nag-lockdown, tama ka may, di ba? Yung simula nung lockdown, yung buong pamilya nandun lang lagi sa tahanan, ano? Meron nga ako nakausap ng isang teenager, sabi niya eh. Sabi niya, alam mo, Father, nagpapasalamat ako eh, nagkaroon ng pandemic. O bakit naman? Sabi ko, papasalamat siya, bakit nagkaroon ng pandemic? Kasi, sabi niya, kasi yung nanay ko, tsaka tatay ko, hindi ko sila nakakasama lagi. Kasi ako, papasok ko sa school, ngayon, uuwi ako, yung nanay ko, wala pa, tatay ko, tapos darating, pagtulog na ako, darating sila, tapos pag kinabukasan, papasok naman ako, tulog pa sila. Kaya bihira sila nagkakaroon ng time para magkamustahan, walang time para kumain ng sabay-sabay. Pero ngayong nagkaroon ng pandemic, sabi niya, kaya nagpapasalamat ako kasi nagkaroon ng pandemic, marami akong oras sa nanay ko at sa tatay ko. Di ba? Sabi ko, sabi nga niya eh, sabi ng ano, ng teenager eh, naramdaman ko na mahal pala ako ng nanay ko. Di ba? Ganun eh, parang mga realization po yan. Nababalyo yung relationship. Tsaka nagkaroon po ng maraming oras para magsama-sama yung pamilya, magkausap-usap, kumakain. Magtutulungan sa trabaho. Magtutulungan, kumain-kain, di ba? Tapos, ayun, mahalaga dito yung nagkakausap-usap. Kayo, ano ba experience ninyo nung kayo ay na-lockdown, no? Ito ba ay naging isang blessing na talagang nagsama-sama? Kasi maraming ngayon, work from home at saka work at home, no? Alam mo pa rin, Vic, yung, ano ba, yung
yung nag-lockdown, ano, so hindi na natin pinapasok ng kusinera natin. Oh, hindi na kinakain. Tayo na lang nag-cook. I love you, maganda rin karanasan namin diyan. Siyempre, eh, nagpapatulong tayo sa mga theologian, sa mga seminarista. So, team by team. Ano, maganda nangyayari. Mas nakilala natin talaga yung mga bata natin. Alam niyo po, isa sa mga realization ko noon, ha, kasi kami po ni Father Alex, magkakasama kami yan sa community. Yeah. Eh, doong nagkaroon ng lockdown, wala kaming cook, nagluluto araw-araw. Sabi ko, magaling pa. Magaling magluto pala. Paring Vic, matindi natin yung mga nanonood sa atin sa YouTube, no? Kasi sa YouTube, pwede na silang pumasok at mag-comment din, no? Uh-oh. So, batiin natin sila, Ma'am Relente, si Migs, wala pa, hindi pa pumasok. Si Sol, si Maris, nandiyan na pala si Migs. Lagi yan, sa YouTube sila nanonood. So, yun po, no? Yan, unang lesson po yan, yung kahalagahan ng isang relationship. Sa family, sa community, at kung sino man mga karelasyon natin. Yung pangalawa, bay, ano naman ba ang pangalawang lesson? Kaya po, sabi ko nga po, mag-share kayo ng inyong mga lessons sa pandemic. No? Kasi kami, mag-share po sa inyo ng mga ibang mga, iba't ibang mga lessons. Piling-piling mga lessons to, kasi daming talagang mga, maraming mga realizations talaga nung nakaroon ng pandemic. Doon pa lang sa una, eh, talaga ang dami ng pwedeng pag-usap. Oh, yung relationship. Alam mo, sabi nga ni Pope Francis, ha, sabi niya, isa lang, isa yung nagkakasama-sama. Pero ang isa sa sinasabi ni Pope Francis, yung sinasabi niya magkaroon ng makabuluhang pagsasama. Meaningful encounter or meaningful connection. Alam niyo po, malaki na po nagawa ng ano ng Zoom, eh. Kasi yung nagkaroon ng lockdown, wala tayong physical presence, no? Walang physical union or reunion. So ang nangyari, karamihan puro Zoom. Oh. 'Di ba? Puro virtual Zoom. Oh, virtual lahat. Nagmisa, meron ako kaibigan, nayaya ako, sabi niya, "Father, pwede ba kayo magmisa kasi para sa pamilya kasi may namatay." Alam niyo po ba, naging okasyon ito para sa buong clan, buong angkan, na magtipon-tipon ng buong pamilya na yan, no? Ng side ng asawa, ng lalaki, at side ng babae, lahat nagtipon-tipon sila mula sa iba-ibang probinsya, mula sa iba-ibang mga bansa, tapos doon mismo nagkakilala-kilalanan sila. Tapos sabi nila, maganda pala yung ganitong klaseng, ano, no? Ganitong klaseng connection. Meaningful, ang tawag ito, meaningful connections. Yan, di ba? Oo, kaya kayo, di ba? Marami rin sa inyo. Pero alam mo, bay, isa lang din sa mga naging ano dito, eh, no? Dahil sa maraming, karamihan po ng mga meeting ngayon, mga Zoom, eh, no? Na dumami yung Zoom ko, yung meeting ko, lalo sumami. Yung mga classes ko rin. Oo, dumami. Nasa, ano na, virtual. Oo, mga virtual tayo ngayon, eh, no? Yun po yung una, no? Yung kahalagahan ng relationship, no? At yung kahalagahan ng relationship na kung saan meron po tayong tinatawag na meaningful connection at meaningful encounter. Yung pangalawa naman. Yan. Pangalawa naman pong lesson sa buhay natin ay yung tinatawag po nating change. Sabi nga, eh, as change is inevitable, we must know how to adapt. Yan. No? Diba, last week na anong last meeting natin, pag-usapan natin yung everything is transitory. Oh, everything is. Oh, naalala niyo po yung last, inevitable talaga ang pagbaba. Inaalala niyo po yung aming last episode, no? Na isa doon sa nabanggit namin ay yung everything is fleeting and transitory. No? Ngayon, siyempre, kasabay niyan, kasabay nito yung sinasabi natin, as change is inevitable, we must know how to adapt. Na dahil nga ang yung pagbabago talaga ay talagang mangyayari at mangyayari yan. Dapat marunong po tayong mag-adapt. Ano ba sa Tagalog ang adapt? Adapt na lang. Oh, adapt yan. Ibig sinasabi. Kay John Romer, oh, kahit nagpadala ng 50 stars. Ayan. Ganun ba? Ano ba ibig sabihin ng 50 welcome, stars? Welcome, Sherry. Ah, ito. Si Maring Bonnie. Nag-share siya. Oh. With physical distancing, the more we need social connections. Renew friendships and build fraternities. Ayan, tama ka. Yan ang binabanggit natin dito. Yan ang tinatawag na binabanggit natin dito. At ito rin, ha, sabi ni Judy, marami ang nawalan ng hanap buhay, marami ang nagsarang establishment at negosyo. Kapit lang sa ito, eh, pag-usapan natin, tinatabag natin yan. Kasi kasama rin yan sa mga lessons din natin. Ano? So, yun po yung sinasabi natin,
As change is inevitable, we must know how to adapt. Kasi totoo naman po, naalala ko tuloy sinasabi ni, ano, ni Charles Darwin. Sabi po ni Charles Darwin, ano, kung tama itong aking memory, sabi niya... Biologist tayo. Oh, sabi dito ni Charles Darwin, it is just the strongest of the species, though nor the most intelligent that is, sabi niya, that is considered to be good, na? Not it is not the strongest of the species nor the most intelligent that survives or thrives, but the one that is most adaptable to change. Para ba English yan? Para ba English yan? No? English mo? English na yun eh. Hindi ko lang. Kita Tagalogin natin. Simpleng pananalita po. Sinasabi, hindi daw yung pinakamagaling, pinakamatalino, no? Ang mahalaga dito. O ang mga nananatili nga nagsusurvive o nagka-tribe o lumalago, kundi yung marunong mag-adapt sa pagbabago. Ayun. Yun ang ibig sabihin nun. Ewan ko kung alam mo tayo, nagkukulang tayo. Kaya pala nandito tayo. Kaya tayo nandito eh. Nag-adapt. Hindi naman tayo. Kaya nga, di ba po ngayon, ano, pinag-uusapan ngayon. Kaya nga po ngayon, yung tinatawag nating new normal. Di ba? Kaya nga po dumagamit tayo ngayon ng salitang new normal. Ngayon, pag sinasabi po natin new normal, maraming mga tao gusto pa rin bumalik ng dati. Kasi yun ang kinasanayan nila. Di ba? Kasi yung, kung ano kinasanayan mo, yun yung babalikan mo lagi. And ang tawag, napag-discuss na po natin yan eh. Yung tinatawag po natin yung comfort zone. Yan. Babalikan natin kung ano kinasanayan natin. Di ba? Yan. O. So, hindi na yun dapat eh. Kasi pagka babalikan natin kung ano kinasanayan natin, pero marami na mga bagay na nagbabago ngayon sa buhay natin, tapos hindi tayo nag-a-adapt, maiiwanan po tayo. Di ba? Yeah. Maiiwanan tayo. Kaya ngayon, isa sa mga new normal ngayon, ano, lagi tayo naka-face mask, lagi tayo naka-face shield. Yeah. Di ba? Social distancing. Ganun na ba? Isa yan. So, kinakailangan masanay mag-adapt tayo ngayon. Kailangan natin yung capacity to adapt. Mag-a-adapt tayo. Kasi kung hindi po tayo, kung hindi tayo makaka-adapt sa tinatawag naging normal, hindi lang tayo maiiwanan, tayo mismo mahihirapan. Yeah. Di ba? Kaya nga marami talaga ng parang bumabalik at bumabalik pa rin eh, di ba? Bumabalik-balik pa rin. O yun, sinasabi nga dito ni Christian ang Christian adapt ay umangkop. Yan, umangkop. Yeah. Yun, sinasabi niya kanina, simple living, no? Oh, nag-adapt na, nag-a-adapt tayo. Lalo-lalo na ngayon kasi lalong-lalo na kung nasanay ka sa ganitong pamumuhay, di ba? Kung nasanay ka sa ganitong pamumuhay tapos sa tapos ipinipilit mo pa rin itong pamumuhay na to, eh mahihirapan po tayo. Hindi tayo makaka-move on yan, sinasabi natin. Hindi tayo makaka-move on kasi ipinipilit lang natin kung ano yung mga dati. Kaya nga marami ngayon eh, nahihirapan po sila sa buhay kasi talagang dapat ganito yan eh, dapat ganito yan. Ganito. Alam nyo, kinakailangan maging bukas loob tayo sa mga bagay na nababago sa atin. Ano? Yung sinasabi natin, we must have the attitude of openness and we must know how to adapt to anything that is coming as new, no? Kaya nga, pag sinasabi natin yung new normal na yan, ang ibig sabihin yan, talagang kinakailangan ay marunong tayong mag-adapt. Yan po yung pangalawa, no? So, yung una, the value of relationship, meaningful connection, at saka meaningful encounter. Tapos yung pangalawa, yung tinatawag po nating we must know how to adapt, yan. Yung pangatlong aral sa buhay po, pangatlong aral sa buhay, yung sinasabi nating give meaning to everything that we do. Magbigay tayo ng pakahulugan o pakabuluhan sa lahat ng mga ginagawa natin o anumang mga bagay yan sa buhay natin. Alam niyo, napaka-importante po yung pagbibigay kahulugan o pagbibigay kabuluhan. Di ba? Kasi pag ang isang bagay, walang kahulugan at walang kabuluhan, wala yan. Di ba? Marami tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Pero yung mga hindi natin natutunan. Hindi nabigyan kahulugan. Diba? Naalala, ito ah, yung unang episode po natin, nabanggit po natin itong unang episode na ito. Yung nabanggit natin, yung paborito, lagi ko nababanggit ito, si Freddy Piske. Na sinasabi niya na minsan na, a person who has a why to live for can bear almost anyhow. Naku-memorize ko na po yan. No? Kasi lagi kong binabanggit na ibig sabihin, a person who has a why to live for can bear almost anyhow. Na ibig sabihin ay, ang sino mang taong nabubuhay na merong dahilan, merong kabuluhan, lahat nakakayanan. Di ba?
Kasi sa paglalagay ng kabuluhan, eh, kahulugan, yun yung may treasure mo isang bagay. Oo, oh, tama. May mahalaga eh. Halimbawa, di ba, marami mga bagay sa buhay natin na wala. Broken tayo, tinatawag natin, mga broken-hearted tayo. O kaya may mga taong mga inaasahan natin, o mga taong nawala. Okay, sabihin na natin. Ano? Pwede tayong sinasabi nga natin, eh, talaga mag-iiwan niya ng sakit, no? At sakit o hirap sa atin. Pero kahit na yung ating mga pinagdaanan ng sakit at hirap, pwede pa rin natin siyang bigyan ng malalim na kahulugan at malalim na dahilan. At kung mabibigyan natin ng malalim na dahilan at kahulugan, yung ating pinagdaraan ng sakit at hirap, itong mga tinatawag nating mga sakit at hirap, matatransform siya. No? Matatransform siya. At magkakaroon siya ng bagong hugis, bagong pananaw, o bagong perspective. At yan ang magtutulak sa atin na patuloy sa paglalakbay. Oo, di ba? Marami tayo mga, no, mga character sa Bible. Di ba? Nang minsan, yun, nabanggit nga natin minsan, si San Pablo. Si San Pablo, si Pedro. Si Pedro, yung mga pinagdaanan nila sa buhay na talaga na mga bumigay talaga yan. Ano? Pero ganun talaga. No? Pero talaga sabihin na, ito po yung sinasabi po nating pangatlong lesson. Bigyan ng kahulugan at bigyan ng pakahulugan at kabuluhan ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ano man yan meron, kung ano man yan. Kung ano man yan, meron ka man kung ang inyong ginagawa ay, kung ano man ang ginagawa mo, bigyan mo ng kahulugan at kabuluhan. Kasi may marami mga tao po ngayon, kasi sinasabi nga eh, nawawala ng dahilan para mabuhay pa. Kaya alam niyo po, eh sorry kung babanggitin natin ito uli, ano? Kaya marami po ngayon, lumabas po sa pag-aaral ng World Health Organization na tumataas po yung kaso ng mga nagpapakamatay ngayon. Dahil nawawalan nga sila ng pag-asa. Nawawalan sila ng pag-asa para mabuhay pa. Nawawalan sila ng kahulugan para mabuhay pa. Kaya tayo, pwede rin mangyari sa buhay natin na magkaroon tayo ng kawalan ng pag-asa. At kung mawawalan tayo ng pag-asa, yun din marahil na magiging dahilan para itulak tayo, tapusin na natin buhay natin. Diba? Ngayon, siguro makakatulong ito para sa atin ba? No? Oh. Paano natin matutulungan yung mga taong nawawalan ng pag-asa? Kayo po, di ba? Kayo. Paano yung matutulungan ng mga tao, mga nawawalan ng pag-asa? Ayan, ayan. Sabi nga ni Ma'am Leti, bigyan natin ng halaga kung ano meron tayo ngayon. Ayan. Tama, di ba po? Good evening, Ma'am Leti. Oh, si Ma'am, Claire. Si Ma'am. Claire, good evening. Oh, yung si Claire, ito sa ano. Regards sa same family. Okay, ha? Yung sinasabi nga natin dito, no, di ba? Yung tinatawag nga natin dito na pagbibigay pa. Pero hindi lang po tayo bigyan natin ng kahulugan yung buhay natin. Mabigyan din natin ng kahulugan yung buhay ng iba. Di ba? Sa anong paraan po ba natin pwedeng bigyan ang pwede natin bigyan ng pakahulugan ng buhay ng iba? Paano ba? Paano ba? Siguro sa isang paraan ng pakikinig. Diba? Alam mo, maraming mga tao kasi, maraming mga kinikwento sa atin. Eh. Pakinggan natin. Diba? Pakinlang lang natin yung mga kwento nila. Alam nyo, kasi alam nyo, may mga tao kasi, pag nagkikwento sila, sila mismo meron silang tinatawag na insight. Kaya nga insight kasi sa loob yun. Eh, no? Insight. No? Hindi outside. Hindi insight. Di ba? Kaya ganun. Ay, sinabi si Rina. Oh, si Rina, ano sabi? Ano sabi? Palagaan yung mga taong nagmamahal sa'yo at huwag mawalan ng pag-asa. Ayun, ako talaga naman. Oo, tama yan. Kagad si Nitz. Oo, tama. Yung sinasabi natin, huwag pa. Presence and listening. Oo, yung nabanggit kanina ni Rina. Ano man sinasabi niya, nakalimutan ka dumagpas eh. Ano, big pakahulugan ng lahat ng taong minamahal. At huwag mawalan ng pag-asa. Alam niyo, importante po yung sinasabi niyo, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Ha? Kasi pag ang isang tao na wala ng pag-asa, di wala na. Wala na pag-asa eh. Kasi wala ka nang aasahan. Wala ka nang aasahan. Pag nawala yung pag-asa, ay di wala na magsasabi sa atin kung may bagyong darating. Oh, ito pa, may dagdag siya. No? May dagdag pa rito. Si Yudi na sinasabi sa atin na paano mabibigyan ng pakahulugan ng buhay ng isang tao? Kung minsan kailangan niyan, diyan ka lang. Makinig ka lang. Presence and listening. Presence and listening, di ba? Kasi may mga tao naman kasi kahit na ibang nandiyan ka lang, alam ka na nandiyan na, kumain lang kayo.
Kaya uso-uso ngayon ang kapehan eh. Di ba? Uso-uso ngayon. By the way, hindi po ito kape, tubig. May pakape ba mamaya? Yung ating director mamaya, papakape yan. Yan. So ayun po, no? Ito po yung, pangatlo. Yung pagbibigay, pakahulugan at kabuluhan sa lahat ng bagay sa buhay natin. Yun ang pangatlo. Yung pang-apat po na aral na dinulot ng pandemic sa atin ay ito. Yung tinatawag po nating self-care for well-being. Alam niyo po ba ibig sabihin ng self-care for well-being? Yung bang pangangalaga o pagbibigay halaga sa sarili, lalong-lalo na sa ating well-being. Ano ba yung well-being sa atin? Migs, ano bang ano? Well-being. Yung well-being, total well-being, yung ganap, yung ano natin, yung mental health, no? Yung sinasabi, physical. Kasi alam niyo po ngayon, madalas po ngayon nababanggit ngayon yung mga tinatawag nating mental health. Marami itong sinasabi ko nga, nabanggit ko kanina, mataas ang level ng anxiety, mataas ang level ng depression, ano? Pero yung tinatawag kasi natin, napaka-importante sa atin yung well-being, total well-being. Kaya nga, isa sa mga aral na tinuro sa atin ng pandemic, na pangalagaan ng sarili natin. Ha? Halimbawa, kasi may mga tao, hindi marunong mag-alaga ng sarili. Oo. Pero marunong sila mag-alaga ng animal. Okay. Mag-alaga tayo ng mga, kaya natin alagaan ng aso, pusa, o anumang animal yan. Pero yung sarili natin, hindi natin kayang alagaan. Parang hindi yata balance eh. Hindi balance yan. Dapat marunong tayong alagaan yung... Ang ibig sabihin po ng pag-aalaga ng sarili, yung bang talagang total po to, hindi lang yung katawan natin, inaalagaan natin, ano, sa exercise, tamang pagkain, ano, kundi yung bang ating, ano, yung mental condition natin, yung tamang, yung tinatawag nating way na yung positive thinking. Alam nyo, kasi may mga tao po, masyadong, ang isip eh, masyadong negative. Negative. No? Siyempre, pag negative ang pananaw mo sa buhay, nilalaso natin yung utak natin. Oo, nilalaso. Alam niyo po, tama ka dyan. Nilalaso mo yung isip mo pag negative ka lagi. Hindi lang ikaw negative. Negative ka sa ibang tao. Negative ka sa sarili. Negative ka sa lahat ng nangyayari. Parang kulang tayo ng pag-asa. Yan. Nagkukulang tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng malawak na pananaw sa buhay. No? Kasama po yan yung tinatawag nating well-being. Yung ano tinatawag natin ano sa well-being natin, yung mental condition, mental health natin. Tsaka yung tinatawag po natin, sabihin na natin yung ating pananaw sa buhay, importante 'yan. Yung ating emotional condition, no? O, halimbawa, kung tayo po ay nagkikimkim tayo ng mga masamang loob, no? Yung mga mabibigat na loob, yung mga kaputan, yung mga kaputan, galit, no? Yung paghihigante, yung mga ito po mga bagay na to ay mabigat, 'di ba nabanggit natin minsan ito na mas mabigat po ang dinadala ng puso o kalooban kaysa sa binubuhat ng balikat. 'Di ba? Mas mabigat 'yan. Kasi ang bang ako may nakikita ako mga malalaking tao, matataba eh, no? Pero parang lumulutang lang, ano? Bakit? Magaan sila eh, kasi siguro magaan kalooban. Pero may mga ilan ang papayat, pero parang hirap na hirap. No? Payat-payat, pero hirap na hirap lumakad. Bakit? Bakit hindi sa katawan eh? Kundi dahil nasa kalooban. Pag mabigat ang kalooban mo, parang yung katawan mo, parang... Kumukuba na. Oo, kumukuba ka na. Hindi naman ko sinasabi lahat ng kuba. Pero kumukuba tayo, no? Dahil sa ganong klaseng ano, di ba? So, self-care for well-being. Paano po ba kayo nangangalaga ng yung mga sarili? Halimbawa, ito, no? Katatapos lang natin ng Christmas, ha? Oo. Oh. Katatapos lang, ha? Oo, yan, New Year, yung last Sunday po, yung huling hirit ng Pasko. Okay. Ngayon, di ba? Marami kasi nagkakain, eh. Masyadong mga nagkakain na kahit anong kinakain, lagi sinasabi, eh, Christmas naman, eh. Okay ba yan? Christmas naman, okay may, lang yan. May gamot naman. Oo, may gamot naman. Pagkatapos ng Christmas, diet tayo, eh, hindi po yun tama. Kasi kung nasanay ka sa ganung klaseng ano, habit, pagka nasanay ka sa ganung habit, mahirap palitan yan pagkatapos. Di ba? Oh, di ba? Ano ba pinagkakain mo ng... Aray, kasama kami ni Father Alex sa community namin. Kaya alam namin kung ano kinakain namin doon. Eh. Kaya maganda. Alam natin kung ano yung mga kinakain natin dito. Di ba? Yun po yung sinasabi natin, self-care. Paano po kayo nagsiself-care?
Yan. Paano yung self-care ninyo? Yan ang importante, mga tinatanong natin sa sarili natin. Okay, ayun po yung pang-apat na lesson, no, ng pandemic. Eh yung panglima naman, panglimang lesson sa pandemic. Yung tinatawag po natin na dito na ano, yung bang support and collaborate with communities in doing charitable actions. Di ba? So kung may pagloob, may panlabas. May panlabas ka, ano? Kasi limbawa, alam ko si ano mo, si Father Alex, may mga grupo-grupo kami, no. Baka pwede natin banggitin dito yung no, solidarity. Claret Solidarity. Oh, Claret Solidarity yan, ano? Sa inyong lahat, mga volunteers natin. Tsaka mga maraming nagbigay sa atin tulong. Yan. Para sa Claret Solidarity. Maganda 'yon kasi dito po, yung mga panahon ng pandemic, marami po kasi naghirap. Maraming walang nakakain. Kaya marami, may mga meron, nag-ambag-ambag sila, nagbigay ng bigas, nagbigay ng mga pagkain, mga dilata, tapos iba nagbigay din ng mga cash, no? At ito pinagsama-sama at nagbahagi sa mga wala. Yeah. 'Di ba? Ito tinatawag po natin tayo dapat kahit papaano, in whatever way na pwede tayong makatulong, tumulong tayo. Sa anumang paraan. Kasi nakakabuti sa sarili. Nakakabuti rin sa sarili. Kasama rin yan sa well-being. Kasama sa well-being. Kasama sa well-being yan. To practice generosity. Practice love. Tsaka alam po natin, marami po talagang mga naghirap. Marami na wala ng trabaho. No? Maraming mga, lalong-lalo na yung mga isang kahit isang tuka lang. No? Pag hindi kumayod nitong araw na to, wala silang ano. Wala makaka... Marami pong ano eh. Hanggang ngayon, may mga ilan pa rin po tayo na nakakakita ng mga talaga naghihirap no, sa panahon ngayon. Ganito. Ito po yung sinasabi natin yung panglimang lesson, yung pagtutulungan. Tinatawag natin dito yung pagtutulungan. No? Yung pagtutulungan natin. Yan. Okay. Ano pa ba yung number natin? Ano pa bang mga araw natin? Pang-anim na tayo. Ano ba yung pang-anim natin na mga pang-anim natin? Ano ba pang-anim natin? Ha? Oh, maraming nag-share din, no? Oh. Maraming mga nag-share din dito. Stay connected through text, message, kahit sa simple lang na message or better call them up. Oh. Connections. Oh, yung tinatawag natin kanina, yung meaningful connection niya, napaka-importante po yan. Isa pang lesson din po yun na gusto namin i-share sa inyo, yung tinatawag po natin, ano, yung material is immaterial. Alam mo, isa sa mga aral na tinuro ng pandemic ngayon. Alam mo ba yung kahalagahan ng spiritualidad? Maraming nakapagdasal eh. Yung mga hindi nagdadasal, nakapagdasal eh. Diba? Natuto lumuhod. Oo, natuto. Yung mga hindi marunong lumuhod, bakit? Kasi pag ikaw nahaharap ka sa gitna ng kamatayan, ng mga takot, yung mga Diyos, yung talagang mga bagay na material na alam natin naman talaga mga lilipas sa lahat. Wala. Kaya nga may nagbanggit kanina, simplicity. Oo nga. Diba? Yung simplicity natin, yung mga tinakailangan natin na eto na naman, si Bonnie, panayang sharing. Ha? Maganda yung mga sharing nito. This pandemic taught me that life is so fragile and yet so precious and beautiful. We are invited to live it fully and meaningfully. Yeah, ganon. Kasama yan kasi, alam mo, pag sinasabi mong life is meaningful, may mga bagay na talagang walang saysay. Ito yung sinasabi natin, yung mga bagay man na material, hindi yan, ayan ay immaterial. Yan sa pandemic, nakikita mo talaga ang mahalaga. Sa pandemic po, nalaman po natin kung ano talaga ang mga pinakamahalaga. Yan ang pinamulat sa atin ng pandemic. Eh. Na kaya nga, dahil ito yung mga tinuro sa atin ng pandemic, na sana nga din, ito yung matutunan talaga natin na mabuti. At ito yung dadalhin natin. No? Yung mga bagay na yung sinasabi natin, what matters most. Kasi alam po natin, sinasabi nga daw po eh, yung mga bagay na mahalaga ay hindi nabibili. Mm-hmm. Sabi nga, the most precious things in this world cannot be bought by money. Kaya pala hindi mo ako binibilangan. Kaya nga kita hindi binibilangan. Kaya hindi ako nagsashare sa'yo. Kaya pala hindi ako binibilangan. Kasi hindi, no? Kasi hindi yun precious eh. No? Ang precious dyan yung hindi nabibili. Hindi nabibili. Ano ba yung mga precious dyan? Alam nyo, sabi nga po eh, yung Panginoon mismo, lahat ng mga bagay na mahalaga, ipinakalooban sa atin. Libre! Ano yung mga bagay na libre?
Hangin. Ilaw, ilaw. Oh. Ah, yung bituin. Bituin. Pag sa gabi, meron tayong bituin. Pag araw, may araw, aliwanag. May hangin tayo. May hangin. Masarap ang hangin po ngayon. Lalo, gumising kayo ng mga bandang alas 4. Eh, ngayon pa lang, ano? Kaya kami naka-jacket dito eh. Hindi dahil sa lamig ng ano, hangin, kundi air condition. Ayan, ganyan po, ano? Yung sinasabi po natin na the most, sabi nga, the most precious things no, in this world are free. Tubig! Dapat libre yan dapat. Kaso eh, binabayaran natin dahil dumadaan sa Nawasa o sa Maynila o sa binabayaran. Kuryente, gumagamit tayo rito ng mga ilaw. Ano? Pero yung pag tayo po ilalabas talaga, marami yan. Makikita natin kung gaano kaliwanag. Libre po yan. Precious yan. Ano? Yan. Ito po yung tinatawag po nating pang-anim na aral no o lesson from pandemic. Yung pito pong ano, aral o pandemic sa, ano, sa pandemic, yung sinasabi po natin, focus on blessings than on misfortune. Yun. Diba? Tingnan natin yung mga maraming biyaya sa buhay. Kasi marami po sa atin, tumitingin tayo sa yung sinasabi natin, malas na buhay ito. Puro malas na lang. Wala na ba tayong nakikita sa buhay kundi malas? Diba? Puro disgrasya na lang. Puro disgrasya, malas, ano bang klaseng buhay ito? Ito ba, bakit hanggang dito na lang ba yung buhay natin? Bakit ba nagkaganito? Bakit ba nagkaganito? Hindi mangyari yung mangyari, kung ano yung gusto nating mangyari. So, tuloy, the more we focus on misfortunes o yung mga, ano ba sa Tagalog ang misfortune? Yung mga, kung gagamitin natin yung salitang mga malas, eh yung lalaki po lalo yan. Lalaki lang lalaki ng lalaki yan. Alam mo nga, mayroon tayong tinuturo sa ating mga estudyante, sinasabi natin, what you focus on expands. Kung ano yung lagi mong tinitignan, yun ang lalaki. Yeah, yeah. Oh, ayun, nandito si, ano, si brother, ano, brother to. Alam na alam yan, memorize tayo yan. No? Lagi ko sinasabi sa mga seminaryan yan. Ano? What you focus on expands. And what you give less attention to gradually diminishes and eventually disappears. Kung ano yung madalas yung tinitignan, yun ang lumalaki lagi. Kasi yun ang binigyan mong halaga. Ayun, tama. Halaga, binigyan ng kahulugan, kaya yun talaga. Parang ano yan eh, simpleng kwento ng isang teenager. Eh. Uh-huh. Yung teenager, laging nakatingin sa tagawat. Tapos nakakatingin sa tagawat, sinasabi niya, Mami, parang yung tagawat kong lumalaki ng lumalaki. Kaso, sa totoo, hindi lumalaki yung kanyang tagawat. Dahil tingin siya ng tingin sa tagawat, parang lumalaki siya. Ang laki-laki ng mukha, tinitignan yung tagawat. Tagawat lang. Di ba ganun po tayo? Ang laki-laki ng mukha mo, tinitignan mo yung tagawat mo. Tinitignan mo yung peklat, di ba? Oh, di ba? Ganun. Tignan natin yung mukha. Kung may tagawat man, okay lang. Pero huwag mong tutukan yung tagawat lang. Tignan mo yung buong mukha mo. Eh, di ba? Ganun na buhay natin. Eh. Buhay yung blessing, pag titingnan mo siya, siya ang ipofocus mo. Nawawala yung ano. Tsaka marami po tayong blessings. Naku, ang dami nating pag-gising pa lang sa umaga, buhay ka pa, blessing na kaagad yan. Di ba? Humihinga ka pa. Alam mo, pag ako gumigising ngayon, naamoy ko eh. Alam niyo bakit ako umamoy? Kasi tinitingnan ko kung okay pa ba yung panghinga ko eh. Baka kasi yung panghinga ko, baka nawalan na ako ng sense of taste, sense of smell. Di ba? Minsan, tinitignan natin eh. Tinitignan natin kung baka may COVID na tayo, no? Mga practice, mga ano lang yan. Pero nakita niyo po yan, ano? Focus on your blessings than on misfortunes. Ano ba yung, kaya nga maganda, ano ba yung mga blessings ninyo sa buhay? Ano ba yung mga blessings na nandyan na o dumating na? Tapos dapat pasalamatan natin ng Diyos. Kasi tayo po minsan, pag hindi mo nakikita yung blessing, siyempre, magreklamo ka lagi. Bakit ganito na lang lagi buhay? Pag gising ng umaga, parang hirap na hirap tayo. Di ba? Parang nahihirapan tayo lagi. Ganito na lang ba lagi? Di ba? Kaya tayo sa seminary, di ba? Ang mga tinuturo sa atin eh. Yung tinuturo sa atin eh, pagising sa umaga, thank you Lord, pasalamat, no? Una, buhay pa ako, pamilya ko, kasama ko pa, o blessing na kagad yan. O pag meron ka makakain sa mesa mo, blessing na rin yan. O pagising mo, punta ka sa CR, may tubig, maligo ka, blessing na rin yan. Ang dami, diba? Ang dami pong mga blessings eh. At itong mga blessings po na to,
Sabi nga eh, pinagkakalooban sa atin ng Panginoon ng bunga ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. So focus on your blessings rather than on misfortune. Tandaan po lagi niyo yan, tandaan po natin lagi. Kung ano lagi mong tinitignan at pino-focus mo sa buhay mo, yun ang lalaki. Kung lagi mong sasabihin ay malas na buhay ito, eh talagang malas ka. Malas at mamalasin. Mamalasin ka talaga. Na mamalasin ka, bakit? Kasi ayun po yung tinatawag mo. Ito yung parang, ito yung pananaw mo at hindi na parang, hindi naman tayo naniniwala sa law of attraction, ano ba yan? Pero kasi alam naman natin na lahat ng mga pinipili natin, yun din ang ating enano eh. Parang ngayon ang inaakit natin sa buhay natin. Kaya dapat marunong tayong tumingin. Magkaroon tayo ng magandang pananaw. Kasi po, sa totoo, yung mga taong may magandang pananaw sa buhay, yun yung mga tao nagiging successful. Sila yung nagiging, ano, nagiging successful sa buhay. Pero bakit? Kasi nagkakaroon sila ng motivation. Nagkakaroon sila ng motivation para ituloy kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay natin. Diba? Yung tinatawag nating ano eh, focus on your blessings than on your misfortune. Yan, okay. Ano pa? Ano pa ba mga aral natin? Kayo po, baka gusto niyo mag-share ng inyong mga... Ayun, sabi nga ni Ethel, God is in control sa lahat. Sabi naman ni Bonnie kanina uli, ay gratitude is the mother of compassion and humility. Si paring Bonnie, magising na gising itong araw sa ito. Yung pala, ang translation, sabi ni Christian, misfortune is kapahamakan. Ayun, kapahamakan. Ayun, kapahamakan. Kasi, si Migs, maraming sinasabi sa YouTube, pero pasensya na Migs, hindi namin mabasa lahat dito. Okay, ano ba sinasabi ni Migs dyan? Maraming sinasabi si Migs dito. Mahaba mga sinasabi. Pagmamahal sa kalikasan, difference between venting and complaining, no? Siyempre, ano, mahal yeah. Nang masabi na at naisip ang naramdaman ng isang tao. Ayan. So, yun po. Ito po yung pang-pitong aral no, sa pandemya. At yung pang-walo naman, yung 8 lesson natin sa pandemic ay tinatawag namin naman na never stop trying new things. Yun. Tandaan niya yan. Never stop trying new things. Ano ba sa Tagalog pa yan? Huwag kang mapagod. Sumubok sa mga bagong bagay. Diba? Alam mo, ito nga pala, no? Ito po yung isa sa mga na mga aral na nakuha sa pandemic. May mga ilang tao talaga na talagang naging ano sila naging malikhain eh sa mga panahon ng ano crisis. Bakit? Kasi sinubukan nila ito, sinubukan nila 'yan. Ito 'yung sinasabi mo natin na okay, nawala ito. Pero ang ginawa naman namin na sinubukan ko naman ito. Kaya 'yung iba, imbis na bumagsak, umangat. Bakit? Kasi 'yung crisis na ito, ginawa niyang oportunidad para makasubok ng mga bagay na hindi pa nasusubukan. Kaya nga, isinasabi po natin, huwag tayong matpagod sumubok sa mga bagong bagay na pwede natin magawa. Kung ano yung talento mo, kung ano yung kakayanan mo, yun ang gamitin mo. Diba? Magaling ka magluto. O di, ano bang klaseng style ng pwede mo magawa sa pagluluto mo? Nga pala, mga, ano, mga kalakbay, si Father Alex, magaling magluto ito. Kaya... Inaabangan ko lagi kung ganun itong magluluto. Eh, no? Kaya ngayon, wala kaming cook. Naisipan nga namin, eh, baka mag-sideline na lang. Oo, pwede. Wala mga pagkitaan ngayon. Eh. Baka may kailangan kayong ano dyan. Si Serena. God is good all the time. Yeah. Ito yung bahagi yan ng ano, focus on blessing yan. Ano? Okay, yung pang-walong lesson po yung never stop trying new things. Huwag po tayong mahihinto, no, subukan yung mga bagay na pwede pa natin magawa. Yan, ako, maganda yan eh. Lalong-lalo nga, kaya nga nababanggit ko kanina, yung mga tao na wala ng trabaho. Okay, wala na silang trabaho. Anong ginawa nila? Sinubukan nila itong klaseng ano na to. Yung itong klaseng style na to. O di pumikap. Iba ma, meron nga akong ano, nakalimutan ko, narinig ko lang po to sa balita eh. May isang banda, nagsisimula pa lang sila sumikat. Eh, walang show ngayon eh. Walang show. So, ang nangyari, di... Nag-disband. Yung banda na nag-disband. The band that disbanded. O, kabihin na natin. Tapos, itong banda na to, pangbaga, nagkanya-kanya sila. Yung isa rito, naging malikhain siya. Ang ginawa niya, meron na napansin siya sa bahay niya, may mga bubuyog. No?
Tapos gumagawa ng mga bahay-bahay. Eh siyempre, iba pag may bubuyog, gumagawa, may mga hani-hani. Ang ginawa niya, parang pinalaki ng pinalawak niya yon hanggang yun ang naging negosyo niya. Hani. Oh, di ba? Balikhain. Balikhain siya. Di ba? Nakaano siya ngayon. Oh. Nakaano siya. Yung iba naman, ang ginawa naman po, na may mga alam ako, na ang ginawa naman nila ay nagano sila dahil passion niya magluto. Gumawa ng mga longganisa. Gumawa ng mga embutido. O kaya naman gumawa ng mga ano na mga pagkain bahay. Oh, tapos ngayon in online, kumita, pumikap. Bakit eh nagustuhan ng mga customer eh. Oh, di ba? Oh, ngayon, di ba? Ang sinasabi natin. Ngayon, ito ni negosyo. Marami po ngayon eh, halimbawa, meron po kasi alam nga po, sa una lang kasi pag magsisimula tayo sa una, siyempre hindi mo kaagad makikita yung resulta ng mga ginagawa mo. Konting tiyaga lang talaga. Dapat meron tayong passion, sabi nga eh. Kasi may mga ilan kasi, no, bay, kaya hindi sila nagiging successful. Ang iniisip kaagad yung kung ano makukuha ko dito. Kasi dapat hindi po ako negosyante, pero ito lang ay mga naririnig ko sa mga naging successful na negosyante. Hindi nila iniisip yung kita agad eh. Ang iniisip nila yung passion nila. Gustong-gusto kong ginagawa ito. Dahil pag ginagawa ko ito, meron akong tinatawag na sense of fulfillment. Meron akong sense of satisfaction. Meron akong sense of happiness. Diba? Yun yan eh. Yun po yung tinatawag nating pangwalong aral sa buhay. No? Never stop trying new things. Huwag tayong hihinto, sumubok sa anumang mga bagay hanggang makuha mo talaga yung talagang nababagay at nararapat sa iyo. Ang tinatawag natin 'yan ano, yung ano yung trial and error, 'di ba? Diba? Lalo na sa mga negosyo. Pag hindi ito umubra, di subukan naman natin ng isa. Subukan, bumalpak man, hindi pa rin subukan. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Kasi pag ikaw ay nawalan ng pag-asa, eh yan ang katapusan mo. Yun pa lang, ang taong nawawalan ng pag-asa ay walang maaasahan. 'Di ba? Tama nga. Ano ba, di ba? Ang isang tao na nawawala ng pag-asa ay walang maaasahan. Okay, baka meron pa alam tayo mga... Oh. Alam mo, parang Vic, nung nasa Colombia. Oo. Kasi yung university natin doon, yung Claret University, ay kalahati sa ano nila, ay online. Oo. So, lahat kami pinapadaan sa training. Oo. Online classroom management, so online. So gumagamit ng LMS, learning management system, lahat ng yan. Tapos nung una, may resistance talaga ako. Bakit pa? Yeah. Online pa tayo. Eh, nandyan lang naman yung mga estudyante. Then, so almost 8 years akong nagtuturo doon. 8 years akong nagtuturo online. Pagbalik ko rito, yung palang natutunan ko doon ay napakahalaga. Oo, tama mo, nakita mo. Sisiyo na lang yan. Walang nasayang. Walang nasayang. Alam niyo po, sa buhay kasi natin, natulad ng experience mo, bay, no? Yung bang, minsan, yung akala natin na wala namang say-tay itong nangyayari sa akin. Hindi po niyo alam na yung karanasan na yan, yan ang karanasan na magtuturo sa atin humarap sa bagong yugto ng buhay natin. Diba? Maganda at mahalaga talaga na we will not stop learning new things. Oh, wag tayong titigil na mag-aral o kaya nga alam niyo, ang dami ngayon eh ako nga isa sa mga gusto kong aralin eh. Kasi di man ako talaga marunong magluto. Marunong lang ako kumain. pero hindi marunong magluto. Ngayon eh usong-uso. Meron akong pamangkin ha, yung pamangkin ko Luis ang pangalan niya na. Magaling siya pag sinabi mong magluto ka nga nito. Ang gagawin lang niya, bubuksan niya yung YouTube, aaralin niya to. Tapos magluluto niya. Ang sarap. Ayun. Kaya ngayon ang gusto kong gawin eh. Subukan ko nga minsan sa YouTube, mag-aral lang. Tama, pwede mo subukan sa seminaryo natin. Hindi, wag muna siya. Alam, marami. Marami pakakainin. Mga simple pa, ikaw lang muna, luluto ko to. Patitigay mo sa iba. So, ayun po yung nasabing natin. Yeah. Ano? Huwag po tayong hihinto, matuto ng mga bagay no, na makakatulong sa atin. Kaya nga ngayon po, hirap na hirap din yung mga
hirap na yung mga teacher din ngayon. Hirap na yung mga magulang kasi karamihan ng mga klase ngayon online, no? Oh, sabi nga. Hindi, natuto. Natuto. Matututo tayo. Ito, eh kasi may mga na ito. Kasi alam niyo, may mga estudyante sinasabi, ayoko na mag-aral, hintayin ko na lang yung dating ano. Wag na kasi pag may mga estudyante sinasabi nila, gusto namin bumalik sa classroom. Eh hindi na ko wag na kasi bakit? Hindi na kayo kakapag-aral. Baka lilipas na 5 taon, naghihintay ka pa rin. Kaya maganda ngayon pa lang. Talaga masanay ka na sa online kasi mas maaking nga mas ako nag-aral may nag-aral ako sa society online lang yan eh. Ang tinatawag nating distant learning ano. Alam niyo maraming paraan naman para matuto tayo at maraming ngayon lalo-lalo na ngayon maraming paraan para matuto. Ang importante lang matuto ka pa. Kasi tayo naman kasi para drive ka pa. Oh, marami kasi mga tao ayaw nang matuto eh no. Ibang hindi na sila parang humihinto na eh. Yun po. Ano kaya nga ngayon, 'di ba? Mga magulang ngayon, no? Kasi sinusubaybayan yung anak nila sa online. Eh balita ako, mga teacher din ngayon na-stress sa mga magulang kasi mas matindi mga magulang kasi sumasama sa klase. Kasi dati, ang ano din eh, pagalingan ng mga anak eh. Ngayon, pagalingan ng nanay. Ngayon, pagaling kasi sumasama. Pero may nakita ako, may kaya ito ba yan? May nagpadala sa akin na parang ano, image yun eh. Nagre-reklamo yung anak, sabi ng bata eh, sa picture eh, sabi eh, teacher, kunin niyo na ako, malupit yung nanay ko. Mas malupit yung nanay ko magturo, grabe. No? May mga, bakit? Kasi yung mga nanay na sumusubaybay sa anak, sa online classes, eh talagang siguro mas matindi pa sumubaybay sa anak kaysa sa teacher. Eh, no? At yung mga teacher din, medyo na-stress din sa mga nanay. Kasi yung mga nanay, nandun uma-attend din sa klase. No? Medyo anyway, ganun, ito yung ating tinatawag na bagong setup ng pag-aaral natin ngayon. No? But anyway, susunod natin ang kasunod na lesson. Oh, ito sinasabi ni no. Please give some biblical insights on the pandemic. Oh. Bonnie, bukas na 'yan, salita ka lang. Bukas 8:15. Okay. Bayan mo natin bukas, kasi bukas si Father Alex meron siyang ano, programa. Anyway, meron pa ano? Pang siyam nito. Connected din diyan. Ayan, oh. Connected dito sa ano, question niya, no? Yung tinatawag natin na yung tinatawag nating yung spiritual dimension ng pandemic na prayer is the only source of inspiration and strength. Yeah. Alam niyo po yung you know, yung Veritas sa Truth Survey, nag-survey sila sa radyo. Mm-hmm. Tinanong nila yung mga tao kung ano ba yung ano naging yung pinaka source of strength and inspiration nila during the pandemic. Sinasabi doon sa survey na to, 9 out of 10 na nagsabi nakakakuha sila ng lakas harapin ang krisis ng buhay sa panalangin. Yeah. Prayer is the primary source of inspiration and strength. Ito po yung tinatawag nating isang lesson na talagang marami po talagang nakaranas, no. Talagang sa kanilang pagdarasal, mas naramdaman nila yung tibay ng loob o nalakas ng loob para harapin yung krisis sa buhay sa pagdarasal. Kahit sa krisis na ito, natuto ang tao, lumuhod talaga. Oo, sa krisis ito, marami talagang natuto. Yung mga hindi lumuluhod, napapaluhod na. Yung mga taong hindi nagdarasal, nakakapagdasal. No? Bakit? Nakita talaga nila na marami talaga nakarealize na talagang yung prayer talagang kailangan. Alam niyo po, yung nagsimula tayo ng online masses, marami po talagang uma-attend sa online masses na hindi kayang gawin sa isang parokya. Sa isang parokya, halimbawa, 1,000 lang ang kakayang ma-accommodate. Pero pag nag-go online, umaabot po kahit na 400,000. Balita ko yung Misa mo raw eh, talagang. Yung dati yun, no? Oo, dumadami yung dati. Yeah. Kasi ngayon, siyempre, marami ngayon na marami na kasi online masses ngayon. Mga parish. Oo, marami, no? Sa mga, kasi meron kami sa Radio Veritas Asia, meron din sa Veritas 846. Noon tayo, nakakapag-share tayo ng mga, makita po namin, makikita mo kung gaano karami mga nakakapag-online. Bakit? Dahil marami po nakakaramdam, nakaka-experience na yung prayer po talaga sa buhay natin ay napaka-importante. At sa panahon na ito, talaga higit na kailangan. Oh, kaya nga tingnan niyo, yung sa menu katatapos lang natin ng kapistahan ng Black Nazarene, di ba?
Pero nakita nyo, kahit na maraming mga pangamba, pero yung mga tao pumunta pa rin. Bakit? Kasi sa kanila po yung pananampalataya, napaka-importante sa kanila yan eh. Nakita nyo yung prayer. Yun po yung tinatawag nating lesson, no? At yung pang ano, pang huli, kasi mahilig tayo sa sampu ba eh. No? Oh, ginawa natin sampu. Mahilig po ako sa sampu eh, kasi Ten Commandments, at mga gano'n. Ito yung mga sampung pang-aaral pa, yung tinatawag po nating kasama po ito at kasabay po ng lesson na pang-syam, yung tinatawag nating let go and let God. May moving forward. May moving forward tayo. Sa pandemic po na ito, hindi po tayo moving backward. No? Hindi po tayo static. Hindi po tayo mananatili lang kung saan tayo. Kundi we have to move forward. And the only way we can move forward is to let God lead the way. Yung pananampalataya dapat natin ay panghahawakan natin. Kayo po ba, kasi ito po yung ilang lessons na gusto namin i-share sa inyo, no? Lessons from pandemic. Pero baka may ilan sa inyo rito, no? Direct, meron bang mga gustong mag-share ng kanilang mga lessons sa pandemic, no? Although may mga ilan doon, nabanggit na natin, ano? Ayun, no? Ayan, sabi nga ni June, pasasalamat sa mga bagay na meron ka at huwag nang hanapin yung wala. Oo, yun. Napaka-simple lang yan. Ha? A very basic attitude of sinasabi natin sabi nga daw, may kasabihan nga daw, di ba? Ito, nababanggit din natin ito. The happiest person in the world is not one who has everything, but one who values anything. Kung ano meron siya. Kasi pag tayo po'y marunong magpahalaga kung ano meron tayo at hindi naghahanggat kung anong wala, yun po yung ating pagbibigay halaga kung ano meron tayo, magdudulot yan ng kasiyahan sa atin. Kaya maraming mga tao hindi masaya kasi naghahanggat sila lagi ng wala. Wala ako nito eh. Tapos naiinggit sa iba. Buti pa sila meron. Bakit ako wala? Kasi ang basihan nila yung iba. Ang basihan nila kasi yung iba. Pag tayo po, ang binabase lagi natin, yung iba, tao, kung ano meron sila, o kung ano sila, tapos hindi natin nakikita kung ano meron tayo, matalagang hindi ka talaga matatahimik. Hindi ka matatahimik dyan. Hindi ka magkakaroon ng ganap na kasiyahan dyan. Yan, dasabi yan ang sinasabi natin. Kaya napaka-importante sa atin na makita talaga natin kung ano talaga yung bagay na mahalaga. Yan. Sa YouTube, direct, marami sinasabi si Migs. No? Ano bang sinabi ni Migs? Pakita mo nga dito. Ikaw nga, sino ba si Migs na yan? Ako, naano ako sa si Migs na yan. Si Migs, Relente. Barkada ko yan, barkada. Barkada mo ba yan? Sige. Barkada din ni Sitas yan. Miguelito. Si Miguelito. Barkada ni Sitas. Maraming sharing siya. Kahalagahan ng pagkatao. Yan, yun. Saka, si Maris nagsabi din, adoption to change is the key to survive. Si Maris Rante ba yan? Ano? Dagdag sa well-being, avoid sana sa domestic violence. Ayun, By the way, ito, dahil nabanggit ito nito, sino ba nagbanggit niyan? Si Migs. Actually, tumaas nga din talaga yung domestic violence. Ngayon, maraming reklamo sa... Kaya nga, totoo yan, kasi siguro dahil nga hindi alam kung anong gagawin sa loob ng tahanan, eh. Marami kasi, yung lalo na pag hindi sanay magkakasama, tapos... nagkaroon talaga ng ganun. At marami din ngayong na-discover ng misis na ganito pala ang mister niya. Yung mister niya na-discover ganito pala ang misis ko. Yung pamilya. Hindi lang, pati yung mga anak, ganito pala yung magulang namin. Tapos yung mga magulang, ganito pala yung anak namin. Yan, si Nash. Sabi niya, paano lagi ang negative? Hindi, yung laging negative, kasi pananaw yan eh. Alam niyo po, ito sabihin ko sa inyo lang, perspective lang ito. Yung mga taong mga nega, kadalasan kasi marami silang mga negative experiences. At marami sa kanila sa mga negative experiences, hindi pa sila nakaget over. Tapos hanggang ngayon, naka-attach pa rin sila doon. Hindi sila maka-let go. Kaya, nega. Kaya, Nashin, huwag kang pa-nega-nega dyan. Oo, kailangan i-let go mo kung ano, whatever that is nega. So that, once you let go of the nega, you embrace the positive.
ganun yan eh. Nega, from nega to positive eh. Dapat meron yun. Kasi alam niyo po, lahat yan nasa pananaw talaga yan eh. Sabi nga daw eh, ang buhay daw natin eh, kung ano yung kung ano yung nasa isip mo, parang sinasabi mo sa isip mo, ito yung dapat yung buhay ko. Eh, hindi ganun nga eh. Hindi yan ganun, di ba? Okay, meron pa po tayo kasi medyo mahaba na po yung oras. Nakaisang oras na po kami rito. No? At sa sabi ko nga po, subaybayan nyo lang po kami, no? Dahil kami po ay, ako ay sa programa po itong Lessons of Life, no? Tuwing second at saka fourth Tuesday lang po tayo. Ng, kaya sa next week, antabayanan nyo si Father, ano, si Eduk, no? Sa kanyang, ano bang tayo ito? Ganito ba? Pero kasama ka pa rin doon. Tapos bukas po yung programa ni ano ni Father Alex no si... kasama si Father Pipo yung salitahanan yan yeah. Okay so ganun po yan so anyway alam niyo po eh gusto namin sanang kumanta pero namamalat po tayo wala ngayon eh. Natin sa... wala po tayong kanta muna ngayon wala daw namamalat yung boses natin ngayon at kaya pero baka hopefully sa susunod na program natin eh, makakanta tayo ng kahit papano. Okay. So, ano? Dahil ako naman na nag-opening ng prayer kanina, ikaw naman mag-closing. Palala ko lang, bukas, salitahanan. Every Wednesdays po, 8:15. Leap of Faith, Thursday, 8:15 with Father Lito. Then, The Vogue, Voices of Vocation, Fridays, 8:15. At ang ating guest ngayon, this coming Friday, ay si Father Dotong. And then Tata Clarisiano live every Thursday, no? At meron tayong mga pinopromote na merchandise para makatulong sa ating mission. Kaya meron tayong pinoproduce na t-shirt. Mugs at t-shirts, no? So we will announce ang sabi ni Derek, isang t-shirt at isang mug package po 'yon ₱500. Para po ito sa mga ating IP scholarship program. Indigenous Peoples Scholarship Program. Okay? So, kung may order man kayo or makita nyo mga designs, tingnan nyo doon sa FB page natin, no? Sa Tata Clarisiano or Be a Clarisian, Be a Clarisian Missionary. At nasa Lazada at Shopee na rin tayo this week. Papasok na rin tayo sa Lazada at Shopee. Shopee. Okay? So, maraming salamat sa inyong pakisubaybay. Sa maraming salamat sa insights na na-share sa atin lahat no at binabati namin lahat ng mga pumasok ngayon sa chat box no? So final prayer paring okay si pa ko na ito na mag final prayer ako sa opening kanina eh. Sige. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. We give you thanks, Almighty Father, for this precious moment of sharing our thoughts, our ideas, our learnings, and sharing our experiences of your blessings. Make us strong despite of our limitations. Make us hopeful and optimistic despite of our doubts, so that we too might be the symbols and instruments of your light, especially to have those who have lost their hope. Bless each one of us and our families so that we too will be able to witness your love for one another. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good night. Good evening po. Maraming salamat. Maraming salamat at God bless. Okay, bye-bye. Good night. Bye-bye. Journeying beyond the horizon, one in the light of faith and mission, hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on.
journeying beyond the horizon, one in the light of faith and mission. Hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. We are called for the mission, forged in the heart of Mary, inspired by the life of communion, transformed in the spirit of Claret, journeying beyond the horizon, one in the light of faith and mission. Hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. Sent to proclaim the word, forth we go in the service of the people, prophetic solidarity in justice and peace, witnesses of mercy and compassion, journeying beyond the horizon, one in the light of faith and mission. Hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. Through the years of commitment to mission, sharing the gospel joy mid tribulations, that God may be known, loved, served, and adored by all. Horizon, one in the light of faith and mission, hearts ablaze, forever grateful, consecrated to Christ, who urges us on. One in the light of faith and mission, hearts ablaze, forever grateful. We are missionaries. We adore, we proclaim.